Wide, Your Honor. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as a, inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung ano no, yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon, ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbisigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, ano no, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbisigahan ko, talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatiga ng Korte Suprema noong January 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. Alright? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. Alright? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat, ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan.
Yes, please address through the chairman. Para hindi masyado init yung usapan. Don't evade my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to the with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the decision? No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, issue pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting you. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. I am testing your credibility. Eh, pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PDIALICS. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas nung vlogger na si Maharlika, patungkol po dito dun sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang paking participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012. Tapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, yes, go ahead, sir. Ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibility. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dinidiscredit ko agad yung credibility mo. Alright now. Yung sinasabi mong nawawalan dokumento. Tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Pagkita niya ng mga sinasagot mo? Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na pinresinta po nung vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PDEA na sasakyan ng PDEA, na mga kawaning ng PDEA yung mga nandoon at opisyal na sasakyan ng PDEA yung naandoon. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas okay. Po yun. Eh. Tinanong natin ang PDEA. Kung galing sa PDEA, ano sagot na meron bang PDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong natin, I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso?
Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi liar. Lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jingo, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ako. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ang papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ako. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is a photocopy. Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo nag-rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Okay. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the Comsec administer the oath? Comsec. Comsec. Sige lang, babago, habang hindi pa na-administer si General Santiago. Ito, Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Your Honor. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ulitin ko yung question, ay dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit anong mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Ganun na nga po, Your Honor. I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit, so kusumper mo, na ayaw mo sabihin, alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. So, Mr. Chair, kasi makanganib, hindi po kakayanin ang konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So, ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are ratifying before this committee, bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung credibility mo dahil nga hindi mo masabi ang informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, go ahead, Senator Jingoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya noong nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong niyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit, noong nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. E di talaga napakasinungaling nitong taong ito.
Your Honor, Mr. Chairman, wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Oh, hindi mo ma... Hindi po matandaan. Iba po yung hindi kilala kaysa doon po dun sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkaka-imbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her, kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapaano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangano sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales, andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here. Kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po ay nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung ano, hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, that ito ha. May nakarating sa akin information galing from other former PDIA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, just what I received, isishare ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDIA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement, hook, line, and sinker. Kaya sinier ko lang sa'yo na Ian daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni... Marcel Soriano, that's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinier ko lang sa committee na ito para for you to evaluate.